Hello mga katimbang, kamusta po at welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Bebang at ako ang inyong magiging kusinera sa ayaw at sa gusto po ninyo. At dahil quarantine, gawin nating productive ang ating buhay. Kaya naman ngayon ay magluluto tayo ng isang recipe na pwede din nating maging negosyo at magkaroon ng extra income. Welcome to Kusina ni Bebang! Magluluto tayo ng skinless garlic longganisa. Ihanda na ninyo ang inyong mga lapis at papel. Narito ang mga ingredients. Kaya naman ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Gutom na ako. Pagsasamahin lang natin ang mga ingredients na nabanggit natin kanina. Sa gagawin nating longganisa ngayon ay pinagsama ko yung giniling na beef at chicken. Dahil wala lang, gusto ko lang. Nasa inyo naman na yun, mga katimbang, kung gusto po ninyong beef lang, or chicken lang, or pork lang. Depende po sa inyo. At syempre, ihalo na ang pinaka-star ng longganisa natin ngayon. Walang iba kundi ang garlic. Kasi nga naman, garlic longganisa, di ba? Dagdag na natin ang cornstarch or corn flour kung ano man yung available sa inyo. Ito ang magsisilbing binder ng ating longganisa. Kung wala kayong atsuete sa bahay, pwede na po yung annatto powder. Ito kasi yung magsisilbing pangkulay natin dahil di naman tayo gumamit ng artificial food coloring. Ngayon naman ay simulan na nating balutin. Kukuha lang tayo ng 2 tablespoon para madali natin siyang mabalot. Pwede nga pala kayong gumamit ng plastic ng ice candy, pero ako kasi ito lang yung available ko dito, kaya ito lang yung ginamit ko. Pagkatapos, bilutin ng onte. At gupitin ang cling wrap ayon sa gusto po ninyong sukat. I-roll na natin ang bonggang-bongga. Pwede tayong gumamit ng cardboard or ganitong spatula para lang masiksik siya ng husto. Pagkatapos ay ikutin ng ikutin lang ang magkabilang dulo. Yan, katulad yan. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot. Congratulations! 1 point! Gawa pa tayo ulit ng isa pang example, mga katimbang, para naman na mas matindi yung practice natin. So, ganun lang ulit, 2 tablespoon, i-roll ng bahagya, guntingin, konting push, i-roll ulit, at syempre, paborito natin, ikot-ikot lang. Hanggang magkabuhol-buhol na yung mga daliri nyo dyan, oh, sige, ikot. 24 pieces na longganisa ang nagawa natin. I-freeze lang natin siya ng 2 oras or mas maganda kung overnight. After overnight, hintayin muna nating matunaw ng bahagya ang yelo at ready na nating iprito. At syempre, tatanggalin natin ang kanyang plastic. Bakit? Eh kasi 'di ba skinless nga. Hindi na tayo naglagay ng mantika kasi kusa na siyang magmamantika. Kapag may taba, may mantika. Ouch! Hindi naman kayo nagmamadali, mas maganda pong lutuin ito sa low fire. Pero since gutom na ako, nilakasan ko ang apoy.
Gusto ko kasi na medyo tostado ang pagkakaprito. Ito na ang ating finished product! Presenting ang ating skinless garlic longganisa. Bawal na muna mga katimbang ang diet. Tara, kain na tayo! Uy, mukhang pasado kay hubby. Para sa mga hindi pa subscriber ng aking channel, don't forget to click the subscribe button and don't forget also to click the notification bell icon for more updates. Salamat! Bye!